mahalagang makita ang pag-ulad ng lipunan mula sa sinuunang panahon hanggang sa kasalukuyan upang mas lalo mong maunawaan ang sarili bilang individual, bilang miyembro ng komunidad na iyong ginagalawan at sa mga issue na dapat mong malaman. Dahil pananagutan ng bawat isa na igalang ang kani-kaniyang karapatan, anuman ang pananampalataya, paniniwala, pampolitika, kasarian, kultural, etnisidad, kulay ng balat at pananamit. Mahalaga rin maunawaan at mabati ng mga pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa pangunahing usapin at issue sa lipunan at mundo. Sa makatuwid, ito ang mga kasanayang tutulong sa bawat mag-aaral na maging edukado at produktibong mamamayan dahil nakasentro dito ang pag-unawa sa kilos ng bawat isa, bawat komunidad, ano ka man at saan ka man sa mundo. Ito ang Araling Panlipunan Contemporary Issue. Hello, hello, hello! Isang maganda at pagpalang araw sa lahat ng mga ginigilim naming mag-aaral sa ikasampung baitang. Pinabati ko kayo sa ating pag-aaral sa ating Araling Panlipunan Contemporary Issue. Nagagalak at makasama kayo para sa ating bagong paglalakbay sa inyong pagkatuto sa araw na ito. Bago tayo magsimula, siguraduhin nakapokus kayo sa inyong pakikinig at panonood sa ating instructional video. Pero syempre, kayo ay dapat nasa komportabling lugar. Ito ay upang mapakinggan at maunawaan niyong mabuti ang ating pag-aaral sa araw na ito. Ako ang iyong lingkod, Mestro Arthur, na nagsasabing mag-aral ka ng mabuti sa kasalukuyan upang bongga ang inyong kinabukasan! Ang inaasahang matututunan o learning objectives ay nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng globalisasyon. Ito ay nakaangkla sa tinatawag nating most essential learning competencies o mahalagang kakayahan sa pagkatuto. Pagkatapos mong mapag-aralan ang module na ito, inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod. Na ipapaliwanag ang konsepto at perspektibo ng globalisasyon, natutukoy mga anyo at dimensyon ng globalisasyon, nababalangkas ang mga salik sa pag-usbong ng globalisasyon, naiisa-isa ang mga dahilan at epekto ng globalisasyon, nakapagmungkahin ng paraan upang maiwasan ang mga negatibong epekto ng globalisasyon at napahahalagahan ang iba't ibang tugon sa pagharap sa globalisasyon. Kasabay ng pagbabago ng ating kapaligiran ay ang patuloy ring pagbabago sa takbo ng ating lipunan. Bilang tugon sa mga pagbabagong ito ay ang pag-usbong ng mga kagamitang pampagkatuto na naglalayong tulungan kayo at imulat sa inyong mga isipan ang iba't ibang aspektong nakaapekto sa buhay ng tao. Ang module at ang araling ito ay naglalayong palawakin ng iyong kaalaman tungkol sa konsepto at anyo ng globalisasyon sa pamamagitan ng panonood at pakikinig niyong mabuti sa araling ito ng buong husay. Matutunghayan sa video presentation na ito ang paksang globalisasyon. Halina't tuklasin at unawain ang mga kaugnay na konsepto nito. Makatutulong sa inyo ang mga gawain upang lubos na munawaan ang mga esensyal na kaalaman ng globalisasyon. Ano ang masasabi mo ukol sa globalisasyon base sa larawang nakikita mo ngayon? Masasabi mo ba na ang globalisasyon ay isang isyong panlipunan? Nakaaapekto ba mga isyong ipinakita ng larawan sa kaularan ng isang bansa? Halina't tuklasin natin ang konsepto at perspektibo ukol sa globalisasyon. Isa sa mga pangyayaring lubusang nakapagpabago sa buhay ng tao sa kasalukuyan ay ang globalisasyon. Mula paggising, pagpasok sa paaralan, panonood ng telebisyon, at maging sa hapagkainan ay makikita ang pagbabagong ito. Sadyang litaw ang impluwensya ng mga ito sa araw-araw nating buhay. Ano nga ba ang globalisasyon? Ang globalisasyon
ay proseso ng mabilisang pagdaloy o paggalaw ng mga tao, bagay, impormasyon at produkto sa iba't ibang direksyon na nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig ayon kay Ritzer. Sinasalamin nito ang makabagong mekanismo o panghigit na mapabilis ng tao ang ugnayan sa bawat isa. Itinuturing din ito bilang proseso ng interaksyon at integrasyon sa pagitan ng mga tao, kumpanya, bansa o maging ng mga samahang pandaigdig na pinabibilis ng kalakalang panlabas at pamumuhunan sa tulong ng teknolohiya at impormasyon. Batay sa inilabas ng World Trade Statistical Review ng World Trade Organization noong 2016, ang halaga ng mga produktong na ipagbili noong 2015 ay umabot ng 16 na trilyong dolyar, samantalang nakapagtala na humigit 4 na trilyong dolyar naman sa serbisyong komersyal. Bagaman bumaba ng kaunti kung ihahambing noong 2014, ito ay halos na doble naman noong 2015. Kung ihahambing sa nagdaang panahon, ang globalisasyon sa kasalukuyan ayon kay Thomas Friedman ay higit na malawak, mabilis, mura at malalim. Ayon sa kanyang aklat na pinamagatang The World is Flat na nailathala noong taong 2006, any job, blue or white collar, that can be broken down into a routine and transformed into bits and bytes can now be exported to other countries where there is a rapidly increasing number of highly educated knowledge workers who will work for a small fraction of the salary of a comparable American worker. Ang nasabing katangian ay bunsod ng mga polisiyang nagbukas sa ekonomiya ng mga bansa. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, partikular sa nagdaang dalawang dekada, marami sa mga bansa ang gumamit ng kapitalismo tulad ng Hong Kong, Singapore at United States bilang sistemang pang-ekonomiya na nagbigay daan sa mas malawak na kalakalang at pamumuhunang pandaigdig. Batay sa mga kahulugan ng globalisasyon na naibigay kanina, narito ang mga karagdagang mga tanong para makatutulong sa iyo upang higit na maunawaan mo ang ibig sabihin ng globalisasyon. Ano-anong produkto at bagay ang mabilis na dumadaloy o gumagalaw? Electronic gadgets, makina o produktong agrikultural? Sino-sino ang tinutukoy dito? Manggagawa ba tulad ng mga bihasang manggagawa at professional gaya ng guro, inhinyero, nurse o tagapag-alaga o caregiver? Anong uri ng impormasyon ang mabilis na dumadaloy? Nalalaman niyo ba sa balita, sa mga tuklas sa agham at teknolohiya, sa panlibangan o sa opinyon? Paano dumadaloy ang mga ito? Dumadaloy ba ito sa kalakalan, media o iba pang paraan? Saan madalas nagmumula at saan patungo ang pagdaloy ito? Mula sa maulad na bansa patung mahihirap na bansa o ang kabaliktaran nito? Mayroon bang nagdidikta ng kalakarang ito? Sino? Sa United States, China, Germany, Japan, Argentina, Kenya o Pilipinas? Isyu nga bang maituturing ang globalisasyon? Bakit? Sa mga tanong na nabanggit, ang globalisasyon ay tinitignan bilang isang pangmalawakang integrasyon o pagsasanib ng iba't ibang transaksyong pandaigdig na may kinalaman sa ugnayan o koneksyon ng mga bansa. Ngunit, hindi nangyayari ito sa lahat ng pagkakataon sapagkat may mga pangyayaring nakapagpapabagal dito. Tignan natin ang terorismo na isang hamong pandaigdig bilang halimbawa. Dahil sa mabilis ang ugnayan at migrasyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng daigdig, ang terorismo ay mabilis na nakapagdudulot ng malaking pinsala sa buhay, ari-arian at institusyong panlipunan.
mabilis na tumugon ang mga bansa sa banta ng terorismo sa pamamagitan ng palitan ng mga impormasyon at kolaborasyon na naging dahilan ng pagkakabuo ng mga mahigpit na polisiya at patakaran tungkol sa migrasyon na nagpabagal naman ng integrasyong sosyo-kultural. Nariyan ang iba't ibang paalala o advisories na ipinalalabas ng mga bansa sa mga turista nito sa ilang mga bansa tulad ng Choose Philippines. Narito ang mga karagdagang mga larawan na nagpapakita ng malaking pagbabago ng buhay noon hanggang sa kasalukuyan upang lubos mong maunawaan at maintindihan ang konsepto at perspektibo ng globalisasyon. Bakit nga bang maituturing ang globalisasyon bilang isang issue? Para sa iyong kaalaman, maituturing na panlipunang issue ang globalisasyon sapagkat tuwiran nitong binago, binabago at hinahamon ang pamumuhay. Ngayon, may ideya ka na ba tungkol sa ating paksa na globalisasyon? Nakikita mo rin ba ugnayan mo sa paksang ating tatalakayin? Halina, ipagpatuloy mo! Upang higit na maunawaan ang globalisasyon bilang isang kontemporaryong isyong panlipunan, mahalagang gumamit ng mga pananaw o perspektibo sa pagsusuri nito. May limang perspektibo o pananaw tungkol sa kasaysayan at simula ng globalisasyon. Una ay ang paniniwalang ang globalisasyon ay taal o nakaugat sa bawat isa. Ayon kay Nayan Chanda, manifestasyon ito ng paghahangad ng tao sa maayos na pamumuhay na nagtulak sa kanyang makipagkalakalan, magpakalat ng pananampalataya, makidigma at manakop. Ang pangalawang pananaw o perspektibo ay nagsasabi na ang globalisasyon ay isang mahabang siklo o cycle ng pagbabago. Ayon kay Schultz, maraming globalisasyon na ang dumaan sa mga nakalipas na panahon at ang kasalukuyang globalisasyon ay makabago at higit na mataas na anyo na maaaring magtapos sa hinaharap. Mahirap tukuyin ang panahon kung kailan nagsimula ang globalisasyon, kaya higit na mahalagang tignan ang iba't ibang siklong pinagdaanan nito. Sa kabilang banda, ang pangatlong pananaw ng globalisasyon ay naniniwalang may anim na wave o epoch o panahon na siyang binigyang diin ni Terborn. Hawig ng ikaapat na pananaw ang ikatlo. Ayon dito, ang simula ng globalisasyon ay mauugat sa tiyak na pangyayaring naganap sa kasaysayan. Sa katunayan, posibleng maraming pinag-ugatan ang globalisasyon. Ilan dito ang sumusunod. Pananakop ng mga Romano bago man maipanganak si Kristo. Pag-usbong at paglaganap ng Kristyanismo matapos ang pagbaksak ng Imperyong Romano. Paglaganap ng Islam noong ikapatong siglo. Paglalakbay ng mga Vikings mula Europe patungong Iceland, Greenland at Hilagang Amerika. Kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon at pagsisimula ng pagbabangko sa mga syudad-estado sa Italia noong 12th siglo. Maaaring nagsimula ang globalisasyon sa kalagitnaan ng 20th siglo nang unang ginamit ang telepono noong 1956 o nang lumapag ang transatlantic passenger jet mula New York hanggang London. Maaari rin namang nagsimula ito nang lumabas ang unang larawan ng daigdig gamit ang satellite ng taong 1966. Marami din nagsabi na ang globalisasyon ay nagsimula noong taong 2001 nang pabagsakin ng mga terorista ang Twin Towers sa New York. Ang pangyayaring ito ay gumising sa mga na kinakailangan ang higit na pag-aaral sa isang global na daigdig.
Ang huling pananaw o perspektibo ay nagsasaad na ang globalisasyon ay penomenang nagsimula sa kalagitnaan ng 20th century. Tatlo sa mga pagbabagong naganap sa panahong ito na sinasabing may tuwirang kaugnayan sa pag-usbong ng globalisasyon ay ang mga sumusunod. Pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang 2nd digmaang pandaigdig. Pangalawa, paglitaw ng mga multinational at transnational corporations. At pangatlo, pagbagsak ng Soviet Union at pagtatapos ng Cold War. Sa pag-usbong ng Estados Unidos bilang global power matapos ang 2nd digmaang pandaigdig, ipinakita ng Estados Unidos sa daigdig ang kanyang lakas militar ng talunin ng Japan at Germany sa 2nd digmaang pandaigdig. Naungusan ng France at Great Britain sa usaping pang-ekonomiya at sakupin ang mga Asyanong bansang Korea at Vietnam taong 1960-70. Sa paglitaw ng mga multinational at transnational corporations, bagamat ang mga makapangyarihang korporasyon sa daigdig ay nagsimula noong 18th hanggang 19th siglo mula sa Germany, Great Britain at United States, marami sa mga ito ay kasalukuyang nagtutuon ng pansin sa ibang bansa, particular sa mga developing nations. Isa sa mga halimbawa nito ay ang Ford at General Motors. Dati mamimili ng sariling bansa ang focus ng mga kumpanyang ito, subalit sa kasalukuyay malaking bahagdan o porsyento ng kanilang kita ay nanggagaling sa mga bansa sa Asia at Latin America. Sa pagbagsak ng Soviet Union at pagtatapos ng Cold War, sinasabing ang pagbagsak ng Iron Curtain at ng Soviet Union noong 1991 ang naghudyat sa pag-usbong ng globalisasyon. Ang Iron Curtain or Curtain ng Bakal ang terminolohiyang ginamit ni Winston Churchill upang ilarawan ang harang na naghahati sa Europa sa dalawang magkahiwalay na lugar sa loob ng 46 na taon matapos ang 2nd digmaang pandaigdig noong 1945 hanggang sa matapos ang malamig na digmaan o Cold War noong 1991. Ito ay isang katangisip na harang na itinayo ng Soviet Union upang paghiwalayin ang hindi komunista o kalurang bahagi ng Europa sa komunista o silangang bahagi ng Europa, kung saan matatagpuan ang mga bansang konektado at naiimpluwensyahan ng Soviet Union. Matapos ang pangyayaring ito ay mabilis na nabura ang markang naghahati at naghihiwalay sa mga bansang komunista at kapitalista. Pumasok ang mga multinational companies sa mga bansang dating sakop ng USSR tulad ng Ukraine, Estonia at Latvia. Nagbukas ang mga bansang ito sa migrasyon, media, turismo at ugnayang panlabas. Ayan! Nalaman mo na ang tungkol sa konsepto at perspektibo ng globalisasyon. Ganun din ang dimensyon at epekto nito. Pinabati kita! Unang bahagi pa lamang yan ng ating pag-aaral sa Module 1, Ukol sa Globalisasyon. Upang lalong maunawaan na maitindihan ang ating pag-aaral sa globalisasyon, abangan mo at iyong panonoodin ang pangalawang bahagi ng ating instructional video. At para makamit mo ang mastery level ng iyong pagkatuto sa ating paksa, maaari mong panoorin muli ang ating instructional video. Muli, ako si Maestro Arthur nagsasabing, hello, 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 at magandang araw!